Okay, ikaw naman na, Jonas. Hindi, pero gusto ko lang sabihin kay Mr. Lyoda, nakakatuwa no, na talagang nag-respond sila kung anong medium na masyadong ginagamit ng ating mga kababayang OFWs. Diba, at least Facebook talagang doon talaga nagbababad ang ating mga kababayan. Pero, ayun, nakalibangan nila yan. So, ito po ang una kong tanong din sa inyo. Sabi po si Good PM, Ma'am Lou, ask ko lang po sana kung pwede akong mag-apply ng PhilHealth dito, gagamitin ko ang married. Married po ako na may tatlong anak, kaso single gamit ko nung pumunta ako dito. Ano po ang dapat kong gawin, ma'am? At binigay po niya ang kanyang roaming number. I-update lang po ang kanyang records. Mag-fill up lang siya ng isang tinatawag nating membership form, yung tinatawag nating PMRF. I-update niya po dahil nag-asawa na siya, kailangan magpakita siya ng marriage contract at saka birth certificate ng kanyang anak. Ganun ba? Dali lang pala. Ako po si Thelma Mendez. Dito po ako sa Taiwan. May goiter daw po ako at pinauuwi ako ng amo ko. Paano ako matutulungan ng PhilHealth? Member po ako 2 years na. Ayan. Sana po siya ay aktibong miyembro ng PhilHealth. Updated ang kanyang pagbabayad para siya ay eligible para sa kanyang paggamit ng kanyang PhilHealth. At pagdating niya dito sa Pilipinas, pumunta lang siya sa isang accredited healthcare facility o hospital at syempre accredited na doktor ang titingin sa kanya. O kailangan niyang umuwi. Di ba sabi niya uuwi. Pero pwede din doon po kung sakasakaling siya ay magiging inpatient, yung ma-hospital, ay babayaran ng PhilHealth. Bayaran muna ng siya o yung kanyang employer, tapos i-file niya dito sa PhilHealth 180 days pagkalabas niya sa ospital. Ito po. Ako po si Igna ng Sampaloc. Digna. Balak ko po sana magpa-enhance ng boobs. So, bading po ako. Pwede po ba na isama ang gastos ng PhilHealth sa ganito? Punta po ako sa Japan as entertainer. Pasensya po tayo. Mga ganyang uri ng pagpapa-enhance ng katawan ay hindi po siya babayaran ng PhilHealth. Pero kung ito ay magkaroon ng infeksyon, ito ay babayaran ng PhilHealth. Okay. Kailangan pala may infeksyon. Plastic surgery, hindi binabayaran po. Plastic surgery, hindi binabayaran. Ignacio to. Kasi parang kuan po yata yung Tita Lou. Parang additional kuan lang dito. Nothing to do with health. Diba? Asawa ko po si Cynthia Mercado na nasa ospital ngayon. Hindi po kami nakabayad sa PhilHealth mga isang taon na, pero bigla po siyang inatake. Mild stroke po. Paano po ako matutulungan ng PhilHealth? Nako po, dapat i-activate niya yung PhilHealth niya, kaya lang hindi po siya kaagad na maka-avail ng kanyang membership. Kasi kailangan pong may 3 buwan doon sa 6 na buwan na kanyang pagiging miyembro sa PhilHealth. Okay, 6 months. Kasi iba nga kung kailan nagkasakit tsaka mag-member, tapos i-advance nila yung payment. Hindi pwede ho yan, ano? Hindi po pwede. Kailangan po sila ay sa 6 na buwan ay may 3 buwan na hulog sila. Long hulog, that's how much po, sir? Yung hulog po ay 300 sa isang quarter or 100 kada buwan. At samantalahin nila po, dahil meron tayong isang promotion na 50% discount ng premium sa isang taon kung sila ay magbabayad ng on or before June 30 of this year. Ang premium na babayaran lamang nila ay 1,200 kada taon kasi sa July 1, magtataas na po tayo ng premium, madodoble, magiging 2,400. Okay, sa mga nakikinig abroad, ang mga accredited collecting agents ay madali namang matagpuan. Kagaya sa Singapore, meron kayo sa Lucky Plaza, di ba sir? Opo, meron na po tayo mga accredited na facilities. Yung mga banko dyan, may partner po tayo, yung partner ng Land Bank, iRemit, at saka yung DBP. May mga partner na dyan. So, pwede na silang magbayad. At pinakamadali pa rin talaga ay kung nagpadala na rin lang sila ng pera, ipabayad na nila sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Okay, so pwede sa abroad, pwede rin sa Pilipinas, at kung mag-advance payment ng 3 taon pataas, ipakita lang ang inyong kontrata na nagsasaad na kayo ay active OFW sa loob ng 3 taon o higit pa. Jonas, meron ka pa katanungan?
Yes, sir, meron pang additional na katanungan po dito. Ito po galing kay Mr. Reynante Hidalgo. Taga Laguna po ako. Sabi niya, ang misis ko po ay nagkasakit sa Hong Kong, pero nakalabas na po siya. May utang pa po siya sa amo niya dahil malaki daw po ang nagastos. Magagamit ba niya ang PhilHealth niya doon sa Hong Kong? Magagamit po niya yung kanyang PhilHealth. Importante, siya ay isang aktibong PhilHealth member, hindi expired ang kanyang membership. At ang gagawin lang niya ay ipasirox yung mga papeles na kagaya ng resibo, yung kanyang clinical abstract doon sa ospital, tapos ipadala po dito sa Pilipinas. Sila ay nabigyan ng 180 calendar days na dapat maipadala niya dito para ma-reimburse natin para sa kanya. Ah, okay po. Meron pa po tayong additional question dito. Sabi naman po nito ni Annalyn Dominguez, I'm here in Manila for a vacation. Pwede ba akong magbayad online gamit ang credit card ng asawa ko? I think ito po yung sa tungkol sa remittance nila. Pabayad po sa PhilHealth. Magbabayad. Sa ngayon po, hindi pa po namin na-activate yung pagbabayad ng online sa card. So, ang may papayo ko sa kanya, marami naman po kaming bangko dito sa Pilipinas. Any bank naman na ay accredited ng PhilHealth, pwede po sila magbayad sa bangko. O dili kaya, kung siya ay nasa Manila, pumunta siya sa SM Bayad Center o sa CIS Bayad Center. So at least marami po siyang avenues. Sir, meron pa po tayong isa pa at napakaganda ng kanyang tanong. Galing po ito kay Angel Joy Ramirez. Sabi po niya dito, good PM Atilu, kapag ba nagkasakit ako dito sa abroad, papakita ko po ba sa ospital ang PhilHealth card ko? Hindi na po nila pwede, kailangang ipakita yung kanilang PhilHealth card. Ang gagawin lang po nila ay, siyempre, sila ay magsasubmit dito sa atin sa Pilipinas kung sila ay nakalabas na sa ospital, kagaya ng sinabi ko kanina, yung kanilang clinical abstract at saka mga resibo, ipadala lang dito sa Pilipinas. Okay, sir. Ano ba ang dapat tandaan ng isang OFW pag nagkasakit abroad? Ano mga... Pag sila ay nagkasakit abroad, napaka-importante po na una, sila ay dapat makakuha ng mga resibo na binayaran doon sa kanilang ospital. Ipasirox lang nila, maski binayaran ito ng amo nila, ay pwede nilang ipadala dito sa atin together with the clinical abstract. Huwag po silang mag-alala doon sa mga papeles sa ospital kung ito man ay nakalagay sa mga iba't ibang lingwahe, kagaya ng Arabic na mga dyan sa Saudi. Dito po sa Pilipinas, ang PhilHealth po ay siyang magpapa-interpret na lang po kung ano yung naging sakit nila. Okay, sir, maraming salamat sa inyo. At pwede ba namin makuha ang inyong Facebook account, website, at direct line, or text message, at text service? Yes, maraming salamat, Lou and Jonas. Ano, ang aming website, www.philhealth.gov.ph. At kung sila man ay mag-Facebook, i-click lang nila yung PhilHealth Facebook. Tapos pangatlo, yung Twitter, may Twitter din po tayo sa PhilHealth. At kung sila ay mag-i-email, info@philhealth.gov.ph. Okay, sir, maraming salamat. Magandang gabi. Maraming salamat, Lou and Jonas. Maraming salamat. Programa. Salamat po, salamat po. Yan po si Mr. Greg Rulioda, Vice President for Corporate Field Division na PhilHealth. Yan, yun. Nawala ka kay assistant. Nakangari kayo. Ang saya-saya, di ba, Ellen? Mm-mm. Okay. Yung tanong namin kanina, no, babalik kami, commercial muna tayo mula sa ating kaibigang PhilHealth. Paano maging ina habang ikaw ay nasa abroad? Sa mas pinalawak na servisyo, bawat isa'y sigurado, protektado, programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, PhilHealth, lubos na maaasahan. Thank you.
bahala na. Yan ang sabi ng isang Pilipina bago siya nagpaalam papunta sa bansang iba. Ang sabi niya, bahala na, bahala na. Mga ari-arian niya'y naisan lang. Milyong-milyong katulad niyang mga manggagawa ang adnilahay guminhawa. Okay, 6 minutes before 10 dito pa rin sa DWBL, gabay ng OFW International. Naririnig po tayo live at napapanood din tayo sa Taiwan, lalo na si Ellen Esperos. Meron siyang comment. Yeah, pinapasabi po ni Ate Ellen, pwede po ba daw kahit sa ang station, ayan, sinasabi po niya, kahit saan daw tayong station, siya ay susunod at makikinggan pa rin tayo. Really? How maraming maraming salamat sa ating mga kaibigan niyan sa Taiwan. At sinasabi po niya, pwede po bang pakigreet lahat ng mothers ng RPFC na Happy Mother's Day. At okay. Oo, tama-tama. Ang ating... Nandati ka rin. Ay, haya! Oo, nanay na ako talaga. Si Jackie hindi pa. Oh, ito, from Ricky Lumogdong. Ito, sa Facebook ito. Naku, I'm so grateful for your unconditional love. Ito yung message niya sa nanay niya. We won't forget you, nanay. You're in our hearts forever. Happy Mother's Day. Para po sa lahat ng nanay na naging matatag sa buhay, kahit malayo sa mga mahal sa buhay, ramdam pa rin ang inyong pagmamahal. Yan. Yan, how touching naman, Ricky Lumogdong. Alam mo, Tito Lu, actually, yung pagiging mother naman, hindi naman yung physical presence. Sometimes, kahit malayo ka, basta nandiyan pa rin yung paggabay mo, pag-advise mo, pagtalak mo. Actually, yun yung pagiging mother. Yung karin pagtalak yung brutal, mo. No? Yung pagtalak sa telepono. Well, kasi minsan nangingimi tayong mga ibang nanay na sermonan yung kanilang anak. Ako sinesermon ako madalas. Yung nasa telepono na nga, alam, yun na, sermon ka pa. Pero I think, okay yun. Kasi yun yung ano lagi pinag-aawayan nyo ng nanay nyo? Ako yung pinag-aawayan namin. Ako yung mahilig mag-sleepover.